Dalawang bagay ang binibili ng isang tao. Ang isa dito ay mahilig bilhin ng mga mayayaman financially at ng mga successful na tao. Kaya mas lalo pa silang yumayaman. At ang isa naman dito ay binibili ng karamihan, kaya mas lalo pang nababaon sa utang at sa kahirapan. Ito ay ang asset at ang liability. Ano kaya dito yung madalas mong binibili? Tingnan natin. Madalas ko naririnig na ang bahay, damit, sasakyan, o kahit mukha ay asset daw ng isang tao. First of all, alam mo ba ang ibig sabihin ng asset? Sabi ni Sir Robert Kiyosaki, an asset puts money on your pocket. Ito yung napakadaling explanation na nahanap ko about asset. Ayoko na maging complicated to para sa'yo. Ang common example nito ay kapag bumili ka ng bahay at pinaupahan mo ito. Every end of the month, may matatanggap kang rental fee mula sa nagrenta. Kapag ganon, asset na matatawag ang bahay mo. Kapag ang damit, sapatos, bag ay binili mo, ay may papasok bang pera sa'yo? Kung fashionista, model, endorser ka, at binabayaran ka dahil dito, ay asset to sa'yo. Kapag bumili ka ng sasakyan, at ginamit mo ito for Grab or Uber, asset ito sa'yo. Ang devices na nabili mo, like smartphone or laptop, kapag ginamit mo ito sa pagnenegosyo, sa pagtatrabaho, at sa investment, magiging asset din yan. Asset ang madalas binibili ng mga may rich mindset kasi alam nila magbibigay ito sa kanila ng yaman. Pag-usapan naman natin ang liability. Sabi ulit ni Sir Robert Kiyosaki, a liability gets money out of your pocket. Kapag binili mo ang isang bahay at dito ka nakatira kasama ng family mo, magiging liability ang property na to kasi lumalabas lagi ang pera mo. Bakit ka mo? Babayaran mo ang bill sa kuryente, sa tubig, tax, maintenance ng bahay mo, property insurance, at kung ano-ano pa. Kapag bumili ka ng magandang sasakyan at pang-display lang to at for yabang purposes, magiging liability ito dahil lumalabas ang lagi ang pera mo. Pangbayad ng insurance, maintenance, gasolina, etc. Kapag bumili ka ng mamahaling damit, bag, sapatos, at pang-forma lang naman ito, at walang pumapasok na pera dyan sa bulsa mo, liabilities mo ito. Ang smartphone, laptop, tablet na binili mo, ay magiging liabilities mo lang ito kapag scroll ka ng scroll sa newsfeed mo. For chismis, for videos ng mga pusa, aso, babies, isumbong mo kay Tulfo, selfie for Instagram and Facebook, at kung ano-ano pa, at hindi nagbibigay sa'yo ng value na magagamit mo to improve your mindset and your finances. Sa madaling sabi, ang asset ang magbibigay sa'yo ng pera sa bulsa mo. Ang liability ang maglalabas ng pera sa bulsa mo. Sa asset, ikaw ang kumikita. Sa liability, iba ang kumikita. Ang asset ang nagpapasarap ng buhay. Ang liability ang nagpapahirap sa buhay. Gusto mo bang makaahon sa kahirapan at maitaguyod ang family mo? Please be wise on making decisions sa paggastos mo ng pera. Kasi baka hindi mo na napapansin na kaya hindi ka makaahon ay dahil bili ka ng bili ng liabilities at hindi ng assets. My name is Philip Jamansanto and one of my dream is to become a billionaire by sharing this information, yung mga natutunan ko, yung mga ways on how to become a billionaire. Follow my Facebook page, my YouTube channel, and my Instagram account. See you guys again next week.